Agent Casimir, Secret Service. Nasaan ang presidente? May closed-door meeting po siya, sir. May nakarating na report sa amin. May nakapasok daw na impostong dito. Kasama si sir ngayon. Nasa panganib si sir. Ganun po ba? Sir. Kaya bago mo i-alert on tropa, timpi mo lang. Ano mo gagawin niya? Baka magkagulo rito. Pwede nikulong lang dito. Hahanapin din ako. Ipagdasal mo buhay ka pagkatapos na yun. Siguro din yung wala makakasunod. Okay, boss. Yes, sir. Ilan na exit dito? Based ng main entrance, back exit, at isang exit papunta po sa parking area, sir. Saan yung huli nakita ang presidente? Sir, pakiat siya nung kasama ng isang bisita. At nakita po ng isang kasama namin. At yun na pang huling contact namin sa kanya. At mula po noon, hindi na po namin siya nakita. May radyo mo? Yes, sir. Secure niyo ang buong lugar. Radyohan niyo ako kapag may development. Yes, sir. Fabio. Alam ko na kung saan sila dumaan. Papasok na ako. Hindi, mas kailangan ka ta rito sa baba. Magkita tayo sa likod ng mansyon. Malakas ang pakiramdam ko kung sila dumaan. Sige. Maayos na ba ang lahat? Asan ang sasakyan? Okay na lahat, boss. Parating na po sila. All units, confirm na ilabot ang presidente. Secure the area. Copy, sir. Sinabi ko na hindi kayo magtatagumpay. Maraming maghanap sa akin. Tama ng sasat. Okay. Sige, sige. Kailangan nating lumabas. Kailangan ni Fabio ng backup. Sandali! Sasama ako! Hindi pwede. Delikado. Dito ka na lang. Kami na bahala. Nakasarado lahat ng labasan ng Delhi. Hindi kayo basta-basta makakalabas dahil sa threat. I'm your ticket out. Bawal lumabas. Anong meron? Anong threat? May bomb threat? Bomb threat? Kasi alam ko. Sino ba sa inyo ang Giancarlo? Tado ka pala eh. Hindi kami ganyan trumabaho. Hindi kami pumapatay ng taong walang kalaban-laban. Oo nga. Kaya ko rin patayin to. Sa tingin mo, hayaan ka namin makatakas? Sumuko ka na. Hindi namin pababayaan ang madala mong presidente. Sipin niyo, magkakampi na kayo ngayon. Tanggapin mo na, Alessandro. Mabubulo ka na sa bilangguan. Akala niyo ba, ganun lang kadali yan? Siguro nga, mahuhuli niyo. Pag nangyaring nahuli niyo ako, sisiguraduhin ko,
kakalat ang dugo ng presidente sa kanya. Wag, Stella. Huwag ka lalapit, delikado dito. Manatili mo lang kayo dito sa loob. Ayos na ang lahat. Sige, patay mo. Akala mo ba nakikipagbiruan ako sa'yo? Akala mo ba nakikipagbiruan din ako sa'yo? Kung hindi ka mauhuli ngayon, mas malaking pinsala magagawa. Hindi lamang sa isang tao, sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Pasensya na, Alessandro. Pero sa kahit na anong paraan, huhulihin ka namin. Kahit patayin ko to. Presidente lang yan. Madaling kumuha ng kapalit niyan. Kaya kahit na patayin ko yan, mas na mahuli lang kita gagawin ko. Krismas! Bibilangan kita ng tatlo para makapag-isip-isip ka. Kapag hindi mo binitawan yan, sabay kayong titimbol niya. Kilala kita, Fabio. Hindi mo kaya. Kung ikaw, nagawa mong patayin sarili mong ama, mas lalo ako, hindi ko kaano-ano yan. Kaya ko rin. Isa. Long time no see. Araw na nararamdaman niyo. Nakakain na ba kayo? Don't worry. I'm okay. Sa binti lang ako tinamaan. Tumawag na kayo ng ambulansya! Tumawag na ako. Ibigay namin siya sa pente pagkatapos niya mag-ama. Na-brief ko na yung mga kasamahan ko. Walang magsasalita sa kanila. Kapag may nagtanong, sabihin nyo, bisita kami ng presidente. Yes, sir. Anong pakiramdam, Giancarlo? Anong pakiramdam na ipinapakulong mo? Ang taong tumulong at nag-aruga sa'yo. Kaya mo na ba silang dalhin ako? Wala kang utang na loob. Ang pinaka nakakatawa sa lahat, kahit mahuli mo ko o maipakulong, hindi yan sapat para maibalik ang buhay ng nanay mo. Di ba yun naman ang dahilan kung bakit ka naging agent? Papakahirap ka sa wala. Alam mo. Wala akong utang na loob sa'yo! Magbabayad ka sa pagkamatay ni Mama! Sigurado kang ako ang pumatay sa nanay mo. Bubulo ka sa pinagmuhan. At doon ka ba mamatay? Hindi ko gusto yung mga agents yung papa. Parang hindi sila nag-iisip. At saka na kami magtuto siya. Walang mag-i-issue ng statement na kahit ano sa press. Sabihin nyo, naghahanda ng press conference ang Malacanang. I don't like this to get out of hand. Papa, please relax. Hindi ko magagamot tong sugat nyo. Please leave us now. Salamat.
Kasalukuyang po naming inaalam ang mga nangyari sa presidente. Isang report po ang pumasok sa amin na nagsasabing hindi naman po malubha ang mga sugat na natamo niya. Samantalang, inaalam pa po namin ang naging motibo ng failed attempt na kidnapping ng presidente. As of now, nagkakaroon ng news blackout sa mga nangyari, kaya't hindi pa po namin matukoy kung paano nakaligtas ang presidente sa tiyak na kapahamakan. Isa lang po ang nakumpirma namin. Isang nagangalang Alessandro Canavaro ang nasa custody ng pulisya at pananiniwalaang siya ang nagtangkang dumukot sa presidente. Magbabalik pa kami for more news updates. Ako po si Rina Villamor, nag-uulat. Excuse me, ma'am. Kamusta na po ang presidente? How dare you harm my father? You could have killed him! Pasensya na po, ma'am. Kailangan ko lang gawin yun, ma'am. Kilala ko po si Alessandro. Masama po siyang tao. Kung nagawa niya pong patayin ang kanyang sariling ama, hindi po siya mangingiming patayin ang inyong ama na presidente po namin. That still doesn't give you the license to shoot him. Pasalamat ka. Walang masama nangyari sa kanya. Dahil kung nagkatap, ako mismo babarit sa'yo. By the way, it's Dr. Stella. Dr. Stella Guidote. Mukhang masakit yan, ha? Anong mukha? Masakit talaga. Parang nakakaasar ka pa. Masaya ka na, sir. Ayaw ko talaga kausapin ng presidente. O, sige, pakisabihin lang na paghanda na siyang kausapin ako, tatawag nila ako sa opisina. Kailangan na kasi namin umalis eh, bago dupating yung media. Yes, sir. Alam mo, ngayon ko lang nakita si Palos na nasampal. Hindi naman nakagante. Ano? Miss tayo? Akala siguro nila, ganun lang ako kadaling matalo. Marami na akong tinis para makapag-iyante. Si Graciela, mahal ko. Siyang babae, baka kasalan mo. Inagaw mo lahat sa akin, Fabio. Narating ang araw magbabayad niya. For every batch of Neptune's agents, there's always the best. For this batch, it's Giancarlo Caran. Hindi ako galing sa'yo. Oo, hindi ka galing sa'kin. Ingrato ka. Dinampot lang kita. Animal ka. Sige, ipotok mo. Kahit kailan. Wala kang binatbat kay Fabio. Hindi ako papayag na matapos ang lahat ng ganun-ganun na lang. Ano ginagawa mo dito? Para mag-celebrate. Naalala mo ba, tuwing may masaya nangyayari sa buhay natin, sabay tayo lagi nagsiselebrate. Eh, nahuli na si Tito Alessandro. Pagbabayaran na lahat ng ginawa niya. Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? Alam mo, hindi mo naman kailangan sabihin yan sa amin dahil napanood namin ang pagkahuli kay Sir Alessandro. Ngayon, kung gusto mo mag-celebrate, mag-celebrate ka mag-isa. Dahil marami pa akong gagawin, eh. Teka. Ba't ba parang galit na galit ka sa akin? O sige na, naiintindihan ko ayaw mo bumalik sa Neptune. Pero kahit ba naman pinagsamahan natin, gusto mo kalimutan? Gian, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala na tayong dating babalikan? Wala nagsabi sa'yong dalawin mo ko dito at lalong wala akong panahon makipagkwentuhan sa'yo. Okay? Hindi naman ako dumalaw dito dahil gusto ko makipagkwentuhan eh. Iba yung motibo ko sa pagdanaw. Gian, ganyan ka na ba talaga ka-insensitive? Insensitive? Dumadalaw lang naman ako.
Teka. Eh, baka naman nagbabala ka na magmadre. Ah, Igo, umuwi ka na. Asan ka? Akala nyo, tapos na to. Magaling ako. Kaya ko lumabas dito. Hindi ka ba nagugulat na kami mag-i-interrogate sa'yo? Diba, agent din ako. Alam ko anong gagawin natin. Magugulat ako sa'yo. Tama ka. Hindi ka dapat magulat. Dapat matakot ka. Nasaan ang microchip, Alessandro? Sarili mo, Alessandro. Lalo ka lang masasaktan. Papa, ba't kayo naglalakad? Mamaya, bumuka yung sugat nyo. I know, Doktora. But I'm still president of the country and I cannot allow this. I cannot stop working. Just because of this minor injury. Papa, hindi yan minor injury. Nabaril kayo, remember? Yeah, I know. Pero marami pa akong ginagawa eh. But I'll be alright. I'll be okay. Just let me do my job. Gusto ko na nga lumabas dito eh. Eh, marami kong kakausapin. Kailangan kong kausapin yung si Agent Fabio Casimir. I still can't believe na nabaril niya kayo. Gawain ba yun ng matinong leader? Just imagine, Papa, kung ganyan lahat ng tactics niya para manghuli ng kriminal, sooner or later, makakapatay siya. Kahit lupuin niyo ako, di ko bibigay sa inyo microchip. Pinaghirapan ko na yun. Tapos ibibigay ko lang sa inyo. Ano kayo, hello? Tarantado pala to. O, sige mo. Sige, Mike. Patay na kaya kita pa matapos ito na, ha? Tama na, no? Ha? Tama na! Yes! Tama na! Ano ba nangyayari sa'yo? Wala lang ang sugat sa kamay. Kanina ko pa kayo pinalakpakan. Kabisado ko na yung mga drama mo, Fabio. Good cop, bad cop. Sino ba kayo dun? Ini,